Hey guys, excited ako for today's vlog kasi hindi lang to basta tungkol sa photography. Sasamahan ko rin ng vlog at lakad namin. Samahan nyo kami maglakad-lakad sa city, tapos sasabayan ko na rin ang pamimicture, di ba? Magandang way to para ma-practice din at saka ma-challenge yung sarili ko, no? Kasi ang gagamitin kong lens ngayon ay isa lang. Ang reason kung bakit isa lang gagamitin kong lens kasi unang-una maliit tong lens na to. At saka, ang hirap magpalit-palit. Siyempre, may kasama kaming bata. So, hanggat maaari, picture lang ako ng picture, no? So, ang gagamitin kong lens ay isa lang. Tapos, maliit, compact lens. 24mm siya. Yun, tinatawag din nila itong pancake lens. Hindi ako makakapag-zoom in, makakapag-zoom out ng subject kung hindi ko lalapitan, no? Kasi, iisa lang yung focal length ng nagamit ko. Ng lens na to. 24mm nga, no? So, ang focal length, guys, ito yung distansya ng subject mo at saka ng lens mo, no? Base sa pagkakaintindi ko. Kasi malawak na usapin yan, eh. Focal length na yan, medyo malalim yan. Maraming mga technical terms dyan, eh. Yun, pero na, ang alam ko, nasusukat siya sa millimeter. Tapos, habang lumalaki yung focal length mo, halimbawa, itong gamit ko, 24. Tapos, 50, 100mm, 200, pataas. Habang tumataas yan, mas kumikipot, nagiging narrower yung field of view. Yun. Yun lang muna. Mamaya na lang ulit, okay? Hey guys, kumusta kayo lahat? Welcome dito sa channel. Sana nasa mabuti kayo. Yes. Not in my usual place, no. Makikita niyo nandito ako sa may metro. Yan. Asawa ko nandoon. Hindi yung usual na nasa bahay ako. Kasi etong video na to ay nasa labas kami. At maaring ipakita ko sa inyo ng konti yung street photography, no? So excited ako dito sa vlog na to kasi hindi lang to basta tungkol sa photography. Dito na ba tayo? Dito na pala kami. May iwan pa ako. Wala ba ako na? Wala naman. Dito na pala kami, guys. Ng bihira. Saan ba tayo? Pataas? Okay na. Kamusta ang tulog mo? Yummy. Ha? Yummy. 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 Kamusta ka, mami? Yummy din. Yummy din. Yummy din naman. Buti naman. Yami si Kila, yami din si Mami daw, sabi niya. Daddy, kamusta? Yami din. yung sinasabi ko kanina tungkol sa street photography, guys. Ang makikita natin sa street photography, syempre, people. Ayan, people's behavior, mga bigla ang mga pangyayari. Kung sineswerte ka, di ba, makakuha ka ng magandang pangyayari. Places, no, mga historical places, mga ganun. Tsaka biglaan talaga yan. Gagana sabi nga na biglaan yung mga makukuha mo dyan. No? Kumbaga, ang importante dyan yung framing mo at tsaka yung timing. Ayan. So, malawak ang street photography. So, magandang pagkakataon din to na paglaruan mo yung settings mo sa camera. Kung nag-uumpisa ka pa lang na mag sa photography, maganda tong pagkakataon na to na mag-experiment ka at explore mo yung settings mo sa camera mo. Yun, ang ginawa namin kanina, dun sa city kami galing eh. Ngayon, nasa city pa rin naman kami. Pero dun kanina sa may no report, ginawa namin dun, kumain kami sa China Box. Tapos tumambay kami sa gilid.
Tapos inabot kami ng mga nagrarally doon tungkol sa ano nila, paniniwala nila dito sa corona. Sa corona, ayaw nila ng may nagmamask, gusto nila yung free, mga ganun. Wala, maluluwa ba ito? It's up to you. Jeg vil bare gerne lige sige tusind tak til alle jer, der er mødt op herinde og har været her både under de forskellige fagpersoners taler. Og også selve gåturen, hvor er det stærkt. Vi skal vise, vi skal bekende kulør, vi skal ord desværre. Men vi kan bare kalde det, vi skal organisere os, vi skal handle. Tak for jer alle sammen, tak fordi I kom. Ha' en fantastisk weekend. For børnene! Tapos ano pa yung ginawa natin kanina? Nagsoli si Cheche ng mga gamit niya doon sa H&M. Tapos pinalitan niya ng bago kasi hindi niya trip. Ano, napili mo na yan? Bakit? Tapos ngayon, pupunta naman kami sa Bilka. Diyan sa may ano, anong ano natin diyan bibili natin? Oil for our wood table. Wow! At saka cricket, cricket, titingin-tingin. Titingin-tingin. Okay. Yun guys, i-describe ko sa inyo yung China box, no? Na kinain namin kanina. Yung China box, ito yung pag kumain ka ng China box, ito yung pag kinain mo siya, yung cholesterol level mo tataas. Yun. Yun ang China box, no? Puro mamantika, puro mga basta oily food. Yun. Pagkain din ang natin yun, Asian food. Yun ang China box, ganun talaga. So pag kumain ka, no, ng cholesterol level mo talagang boom, tataas. Yun. Pero sabi ng asawa ko, at agree din ako doon. Sa palagay ko ngayong mga panahong to, kasi sarado yung mga restaurant, yun yung pinakamasarap. Push! See the world as it is. Magulo, iba't ibang opinion, iba't ibang paniniwala. Mayroong galit sa gobyerno, mayroong pabor sa mga ginagawa ng gobyerno. Mayroong nanonood lang at tagaabang. Mayroong kumikilos at may ginagawa sa mga bagay na ayaw nila at gusto nila. Hindi lang dyan sa Pilipinas nagkakaiba ang mga opinion ng mga tao. Tungkol sa sitwasyon ngayon, buong mundo hati ang opinion. Pero saan ka mang panig ng mundo at kahit ano ang opinion mo at paniniwala mo, mahalaga na huwag mong hayaang pasukin ang kaguluhan ng iba, ang sariling mundo mo. See the world as it is, but build your own world. Go out and buy some China box. Sit on the street and eat it. And then go home. Kiss your child and wife goodnight. Hey guys, andito na kami ulit sa bahay. Pagkagaling namin doon sa Bilka kanina, hindi na ako nakapag-video kasi syempre may anak kami, nasa akin si Kila. Yun, naglaro-laro siya doon sa Bilka. Saan mo iladalhin yan? Kasi...
Tapos si Cheche, siya naman yung namimili. Pagdating dito sa bahay, kumain kami, prepare namin si Kila para sa pagtulog. So yun, nandun na sila sa kwarto ngayon, pinapatulog na ni Cheche. Salamat for hanging with us, guys. No? Kung nakaabot bang kayo dito sa dulo ng video na to, salamat sa inyo. Sana may natutunan kayo kahit papano dito sa video na to tungkol sa street photography. Kung na-inspired kayo na lumabas, mag-explore, at kalikutin yung camera nyo, salamat or sabihin nyo sa akin. Yun lang, guys. Like, comment kayo, subscribe kayo kung hindi pa, and I will see you sa sunod na video. Bye-bye!